Magandang umaga po. Magsitayo po tayong lahat at ating pungdasalin ng orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdanghal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa niyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinagpa. Magsiawit kayo at siya'y ipagdanghal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat, mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y tinawag upang tanggapin ang kanyang liwanag at biyaya. Kaya't upang tayo'y maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang liwanag ng sandibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang tagapagligtas namin at hukom.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang bukal ng lahat ng biyaya at pagpapala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundania, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa kaitasan. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuliin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukhang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit sa ang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng puon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin at ang masasamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang magpautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatagang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o mataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Alleluia.
sinabi ni Jesucristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw ay naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo ay natitipon muli bilang angkan ng Diyos. Ngayon ay araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng Kanyang pagpapala at ating pag-aalay. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa tuwing tayo nagsisimba, lalo na po tuwing Linggo, animo'y hinihiling natin sa mahal na poon na tayo'y liwanagan. Kaya nga, Sunday, araw, nagbibigay liwanag sa atin para sa darating na Linggo. Ang ating paglalakbay ay maliwanagan ng Diyos. Naalala niyo po nung ados ng Pebrero ay pinagdiwang natin ang Kandelaria, ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. At sinabi natin, si Jesus ang liwanag ng mundo. Ngayong araw na ito, tayong lahat naman, sinasabihan ni Jesus Nazareno na tayo rin liwanag ng mundo. Kaya batiin mo nga ang katabi mo, sabihin mo, good morning. At sabihin mo sa katabi mo, magliwanag ka. Pagpalain ka. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Napakagandang sinabi ito ni Jesus. Hindi lang siya ang liwanag
tayo din liwanag ng mundo. Ngunit, papaano tayo magliliwanag? Kaya nga siguro tayo gusto natin pumunta dito sa Quiapo. Gusto natin makita ang Poong Nazareno upang sa gayoy sa pagsilay natin sa Kanya, sa pagbukas ng puso natin sa Kanya, matanggap natin at maibahagi natin ang Kanyang liwanag. Sa Ebanghelyo ni San Mateo na ating din narinig ngayon, sa darating na Biyernes Santo, matatandaan ninyo, sinabi ni Mateo, katanghali ang tapat, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, kung saan dapat tirik ang araw. Anong sinabi ni San Mateo? Noon daw unang Biyernes Santo, habang nakabayubay si Jesus sa krus, nagdilim ang mundo. Kung kailan dapat tirik na tirik ang araw, kung kailan dapat nagliliwanag ang lahat, nagdilim ang mundo habang si Jesus Nazareno ay nasa krus. Sapagkat nang inalay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan, doon ipinakita niya ang tunay na kulay ng mundo, na ang mundo ay puno ng kadiliman at ang tanging pinaghuhugutan ng liwanag si Jesus Nazareno. Kung kailan akala natin maliwanag ang mundo, ipinakita ni Jesus Nazareno, madilim pala ang mundo. Akala natin ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang aliw ng mundo ang magbibigay sa atin ng ligaya, liwanag. Ipinakita ni Jesus Nazareno, ang liwanag ng mundo mapupundi din. Ang liwanag na ibinibigay sa atin ng mundo maglalaho din. Sapagkat ang tanging liwanag na magtatagal, ang tanging liwanag na tutulong sa atin ay galing sa kanyang pag-aalay sa krus. Kaya nga sabi ng mga Santos Padres, ang krus, ang kandelero na nagbigay liwanag habang nag-aalay si Jesus Nazareno. Kaya pala ang ating mahal na Poon, dala-dala pa rin niya hanggang ngayon ang krus. Sapagkat sa krus na yan, doon niya pinakita ang kadiliman ng mundo, pero higit pa doon, doon niya ipinakita ang liwanag niya. Kaya nga't papaano tayo magliliwanag kung kasama natin si Jesus Nazareno? Kung tinatanggap natin ang kanyang pag-ibig, kung ibinabahagi natin ang kanyang kabutihan. Kaya nga sa unang pagbasa, ipinakita sa atin, tumulong sa ating kapwa, sa mga nagugutom, sa mga walang tahanan, sa mga may sakit, sa mga nasa bilangguan, sa mga nahihirapan, sapagkat sa ating pagtulong sa kanila, sa ating paggawa ng mabuti sa kanila, tayo ay nagiging liwanag katulad ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ito ang ginagawa natin tuwing Linggo. Animoy, dinadarang natin ang ating sarili sa liwanag ni Jesus upang paglabas natin, tayo din maging liwanag at asin ng mundo. Pero tandaan natin, sabi ni Jesus sa Nazareno, magliwanag kayo, tumanglaw kayo. Nung ados nga ng Pebrero, sabi ko, na ibahagi ko din, sabi ni Santo Tomas de Aquino, hindi kayo sumikat, magliwanag kayo. Magkaiba daw yung sumikat at magliwanag at tumanglaw. Dahil pag sinabi mong sumikat,
ikaw yun. Pero pag sinabi mong tumanglaw, magliwanag, ibinabahagi mo yung ilaw sa kapwa mo. Kaya nga, pag sinabi naman ni Jesus sa Sareno, maging liwanag ng sanlibutan, gumagawa tayo ng mabuti, hindi para magpasikat. Hindi para sa atin tumingin ang tao. Hindi para tayo ang hangaan ng tao. Dahil sa totoo lang, kapag gumagawa tayo ng mabuti at tunay tayong deboto ni Jesus, ang tinitignan ng tao, ang binibigyang pasasalamat ng tao, ang tunay na pinupuri ng tao ay si Jesus na tunay na liwanag. Kaya pag gumagawa tayo ng mabuti, hindi tayo umaasa na tayo ang dapat na bida. Hindi natin tinuturo sa sarili natin ang tao. Hindi tayo gagawa ng mabuti para mangutangan ng loob ang tao sa atin. Sabi nga ni Jesus sa Sareno, gumawa kayo ng mabuti para lalong papurihan ng tao ang Diyos. Para lalong makilala ng ating kapwa si Jesus Nazareno. Kaya mamaya paglabas nyo ng simbahan, pag-uwi natin sa tahanan o saan man tayo pupunta, paggawa natin ng mabuti, pagliwanag natin sa kanila, nawa lalong matunghayan nila, maranasan nila ang liwanag, pag-ibig at biyaya ni Jesus Nazareno. Kaya nga mas maganda kung sa pagsisimba mo balang araw, may maisama kang magsimba. Hindi lang masabi ng mga tao, ay, ang bait-bait niya oh, nagsisimba siya lagi sa Quiapo. Uy, ang galing-galing niya oh, lagi siyang nagdarasal sa Nazareno. Sana dumating ang araw, hindi lang ganun ang sabihin ng tao. Ang sabihin ng tao, gusto kong sumama sa iyong magsimba sa Quiapo. Gusto kong mamanata sa Puong Nazareno. Dahil kapag ganun na nangyari, hindi tayo ang bida, hindi tayo ang sumisikat, kundi na ituturo natin, lalo na ang mga nasa kadiliman, patungo sa Kanya na nagliwanag upang tayo'y iligtas. Sa misang ito, mga kapatid, pagdasal natin ang mga taong nagsilbing liwanag ni Jesus Nazareno para sa atin. Ang mga taong nagturo sa atin magdasal, ang mga taong nagsama sa atin magsimba nung bata tayo, kaya ngayon tayo na mismo ang nagsisimba, tayo na mismo nagdadala ng pamilya nating magsimba, ang mga taong gumawa ng mabuti sa atin nung nangangailangan tayo, nung nasa dilim tayo, sila ang naging salamin, larawan ni Jesus para sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanila. At ipagdasal natin, tayo rin maging diwanag sa ating kapwa. Marami ngayon ang nasa dilim, ang mga naliligaw ng landas, ang mga nalululon sa masamang bisyo, ang nalalayo sa katapatan sa kanilang pamilya, ang nagiging gahaman sa pera at kapangyarihan. Marami pa rin ang dilim sa mundo. At ipinakita sa atin ni Jesus Nazareno sa gitna ng kadiliman, ang krus na kanyang pasan, ang siyang magdudulot sa atin at maglalapit sa atin sa kanyang liwanag. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, atin ipagdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, ipinakita mo ang kadiliman ng mundo, ngunit ipinakita mo rin ang iyong walang hanggang liwanag. Naririto po kami, inyong mga deboto, mga alagad, sapagkat naniniwala kami, kasama ka,
hindi kami matatalo ng dilim. Kasama ka, magliliwanag kami. Ipinagdarasal po namin ang lahat ng mga tumulong sa amin para mapalapit sa iyo. Ipinagdarasal din po namin ngayon ang aming mga mahal sa buhay, lalo na yung mga gusto naming ilapit sa iyo. Sapagkat mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang liwanag ng aming kaligtasan. Pagpalain niyo po kaming lagi, mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Hingin natin sa Kanya ang biyaya na ito. Sa bawat tugon, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa simbahan, maging liwanag nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, habang kanilang sinasalamin ang iyong liwanag sa kanilang pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang paglilingkod sa bayan. Para sa lahat ng mga mamamayan, kami dumadalangin, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga kapatid na biktima ng human trafficking, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang sistema at mga gawaing sanhi upang may pangyari itong pangaalipin sa kapwa-tao. Kami dumadalangin, Ama, Ikaw ang aming liwanag ng buhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo muli silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag. Kami dumadalangin, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Kami dumadalangin, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang amin ding maakay patungo sa iyo ang lahat ng taong may mabuting kalooban at buong sangnilikha. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang maihahan ko para sa amin tinapay nagbibigay buhay sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kaputihan, aming iaalay ang tinapay at alak
sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalumong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay panganak nang birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, humaharap tayo kay Jesus, ang liwanag ng mundo. Buksan natin ang ating puso upang tayo rin maging daluyan ng kanyang liwanag at biyaya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo'y mga anak ng Diyos, kampo ng liwanag, kaya't sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan ang pinipili namin ay ang kadiliman ng kasalanan. Kung minsan kami nagiging makasarili, nagpapasikat lamang, hindi tunay na nagliliwanag. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo
ang tunay na liwanag ng mundo. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan at kadiliman ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Di kaya mag
pagkailanman. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Dapat natin ipagpatuloy ang taong pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa inyong pagdalo at pakilahok sa misa. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, at mga ayuda na binibigay niyo po at dinadala niyo rito sa simbahan. Ang ating debosyon sa Poong Jesus Nazareno ay nagtuturo sa atin magliwanag, magmahal, tumulong sa ating kapwa. Pero tandaan natin mga kapatid, gumagawa tayo ng mabuti hindi para magpasikat, kundi para magliwanag, para ituro sa lahat, hindi ang sarili natin, kundi para ituro natin si Jesus Nazareno upang siya ang lalong makilala, siya ang lalong mapasalamatan. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa, itakwil natin ang kadiliman ng kasalanan. Tanggapin natin ang liwanag ni Jesus Nazareno. Yung gustong matanggap ang liwanag ni Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang liwanag
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.